Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam niyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito! Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli! Ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang araw mga ka-Itulay! Ako ang yung Tutor Mad. Handa na ba kayo sa kapanapanabik at kabang-abang na Itulay Summer Camp? Tara na at umpisa na natin! Mga guro at magulang, ating pagtulungan, kabataan ay turuan natin. Kahit na nasa tahanan, pag-aaral ay tutukan, oras at kasanayan ay ilaan. Sulong edukalidad, magbago man ang panahon, ipagpatuloy ating layunin, patatagin ang edukasyon. Itulay ang gabay sa pagkatuto, itulay edukasyon itatawid sa'yo, itulay paaralan nilalayo sa'yo, itulay sa makabagong panahon, itulay para sa kabataang Pilipino. Kayo ba'y may katanungan at hindi maunawaan? Kami ang gabay at tulay na magtuturo sa'yo sa tulong ng teknolohiya at maging ng social media. Paaralan ay kusang lalapit sa'yo. Sulong edukalidad, supuing maling impormasyon, katotohanan ating ituro, paunlarin ang edukasyon. Itulay ang gabay sa pagkatuto, itulay edukasyon itatawid sa iyo, itulay paaralan nilalayo sa iyo, itulay sa makabagong panahon, itulay para sa kabataang Pilipino. Itulay gabay sa pagkatuto, itulay edukasyon itatawid sa iyo, itulay paaralan dilalayo sa iyo, itulay sa makabagong panahon, itulay para sa kabataang Pilipino, itulay, itulay sa kabataang Pilipino, itulay, itulay sa kabataang kabataang Pilipino. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Andiyan na po ba si Tutor Felisa? Magandang umaga mga ka-Itulay Tutis!
Alam ko sa umagang ito na kayo ay masayang masaya dahil muli ay makakasama nyo kami ni Tutor Felisa sa isa na namang bagong aralin dito sa Reading Remediation. Good morning muna, tayo muna ay magbidabati sa umagang ito. Good morning kay Sandra Saklamitaw. Good morning kay Princess Jamela Niega. Ayan, good morning po, Ma'am Tutor Felisa. Ayan, so good morning, Luzon, Visayas, at Mindanao. So tayo po ngayon ay live na napapanood sa official YouTube channel po ng DepEd Philippines, DepEd EdTech Unit, at maging sa DepEd TV. So alam ko, na-miss niyo ako. So ito, nagbabalik, Tutor Felisa po muli. Ayan, so dito sa Bida Basa, makakasama ko po si Tutor Rachel. So kasalukuyan po nga pala ako nagkakaroon ng technical difficulties. By the way, kaya natin to dahil ating itatawid itong itulay na ito. Okay, yes, so sige ma'am, continue po tayo sa greetings po natin sa ating mga bidabati. Ayan, kay hello kay Alessandra. Actually, nag-PM pa sila sa akin, Ma'am Rachel eh. Ayan, nandiyan din si Joyna. Good morning po. Ayan, so sa mga nanonood po sa atin ngayon, huwag nating kalilimutan na syempre, i-like, pusuan at i-share ang ating live tutorial na to. Dahil alam ko na marami kayong bago na namang ideya na matututuhan ngayong araw na ito dito sa Bida Basa kasama si Tutor Felisa at syempre si Tutor Rachel. So good morning, ma'am. Tama ang sinabi ni Tutor. Yan. So ayan man, sige ma'am. Ayan, so ngayon simulan natin ang ating... Yes, ayan, so meron tayo nanonood from San Nicolas. San Nicolas ay nawala. Ayan, from San Nicolas, meron din, ayan, si Heidi, meron din si Jersey na from Binyan, Laguna. Good morning po sa inyong lahat. Ayan, meron din si Kevin Yel, Pastor. Ayan, si Sofia. Yes, si Marite. Hello, hello sa inyo. Yes na yes yan, ma'am. Okay. So... Ayan, so good morning po. Yes, ano nga ba ma'am yung ating matututuhan ngayon? Ayan, ma'am. So ano nga ba yung matututuhan natin ngayon? Ito na nga po ang ating pag-uusapan dito sa Bida Basa. Ang una nating gagawin ay mabasa ng maayos at maunawaan ang mga salita, parirala at pangungusap gamit ang mga pinagsama-sama pantig. Oo nga pala mga bata. Yes. Ngayon ay si Tutor Felisa, meron tayong gagawing twist sa umagang ito. Si Tutor Felisa ang parang magiging tutor ko din na kasama ninyo. At ako naman ang bata na makakasama ninyo sa pagbabasa. Kaya tayo ay susunod kay Tutor Felisa. Okay ba yon? Yes, ganun ang ating gagawin. So ano nga ba yung mangyayari ngayon? So syempre, eto doon sa ating buong summer camp, ang magiging layunin ng ating Bida Basa ay mabasa ng maayos at maunawaan ng mga salita, parirala at pangungusap gamit ang mga pinagsama-samang pantig. So dito, meron tayong iba't ibang level. So bawat level, syempre, nagkakamit kayo na tinatawag natin ng mga badge. Paano yon? So makikita namin yon doon sa mga activity na ipopost nyo. Kapag halimbawang nanonood kayo sa amin, after nito pwede tayong mag-documentation o mag-post ng picture o kaya naman ng video na kayo yung nanonood. And afterwards, pwede nyo itong i-post, hashtag Bidabasa, hashtag Tutor Rachel, at hashtag Tutor Felisa. So yung mga bata, yes, na makakakumpleto doon sa lahat ng levels na aming ituturo, yun ang makakakumpleto. Siyempre, magkakaroon kayo ng certificate na katunayan kayo nakatapos dito sa ating Bida Basa Summer Reading Camp. Diba, Tutor Rachel? At ayun po, pinakamaganda na makukuha natin ang isa na namang certificate na magmumula po sa amin. Yes. At siyempre, yung certificate na yan, diba? Bilang pagpapatunay, ayan, so dito meron kaming jingle. So ito, ako inaral ko pa lang siya kanina pero alam ko na LSS na ako agad eh. Sige, sasampulan natin. Sige. Sige. Okay, sasampulan natin ah. So ganito, ituturo namin sa inyo pagkatapos kayo sasabayan nyo kami. So ito yung isang unang first task na dapat nyong magawa, ipa-video kay la mama ha. So ganito, paano ba siya aralin? So ganito, ako muna aawit, pagkatapos susunod si Tutor Rachel, pagkatapos susundan niyo pa. Okay? So ready na? So kung ready na kayo, comment ka kayo ng thumbs up. Sige nga, tingnan ko kung ready na kayo.
Kung ready na, comment kayo ng thumbs up. Tingnan ko nga po. Sige nga. Ayan, so may mga nagko-comment na tayo ng thumbs up. Ayan, sila Altea, sila Lynn, ayan, sila Aliana, sila Han, sila Sophia. Very good. Ayan, so dahil ready na sila, aawitin na natin. So dito, akapela muna ha. Siyempre pa, kasi ng mga nakaraang tutorial session sa reading revision, sabi nila, galing ko dokumante. So gusto kong patunayan yun eh. Naniniwala ka ba doon, Tutor Rachel? Naniniwala ka ba doon? Naniniwala ko. Happy time. Ako gusto ko maniwala eh. Ayan. Okay, so simulan natin. Okay. Okay, so ganito siya. Doon tayo sa unang linya. Okay, so ganito siya. Dito sa bida basa. Oh, Ma'am Rachel, sige nga, sabayan mo nga ako. Sige po. Ah, sige, game ready. Sige, Ma'am Rachel. 1, 2, 3, dito sa bidabasa, kayo ay makakabasa, dito sa bidabasa, kayo ay makababasa, halina't at samahan kami sa pagpapanti. Halina't samahan kami sa pagbabasa. Sana ay kakasabay kami ni Tutor Lisa sa sandali. Ayan, nag-log. Ako yata yung nawala. O sila ayan, yung nawala. Ayan, so siguro kasalukuyan, di ko alam kung ako yung nawala o sila yung nawala. Pero yun yung awit na ating aawiting. So ngayon. Yan. Ayan. Kailangan natin so, yung aralin dahil ayan ang lagi nating aawitin sa ating every Wednesday dito sa summer tutorial na ito. Ayan. So, syempre, maglalabas kami ng video niyan. Abangan nyo yan. So, syempre, papractice nyo din yan, mga anak. Ay, nako, abangan nyo talaga. Sabay-sabay natin medyo practice yun ang kantang to. Challenging, ha? Actually, medyo, oo nga eh. Parang, anong pagandahan ng version daw eh. Ayan, feeling ko nababash na ako ngayon. Titigilan ko. Feeling ko titigilan ko na ba yung pagkanta? Ayan. Ayan pa, good morning, tutoro. Ayan, mahala. Ayan, ma-pressure na kami. Hindi namin alam kung itutuloy ba namin itong pagkanta ito. Ala, ayan. Sige, Tutor Felisa. Ayan, pero syempre ayan natin yan. Sige, maglalabas kami ng video na. Pero for the meantime, ito yung lyrics. So, ayun po yung kanyang kanta. So, sabay-sabay natin aralin. Okay, so next slide po tayo, ma'am. Ayan, so dito po sa Bidabasa, ang level 1 po natin na pag-aaralan ay ang ba, ka, da, hanggang va. O noong mga previous na pinag-aralan natin sa reading remediation, diba, noong second quarter up to fourth quarter, pinag-aralan natin yung mga letters, mga tunog ng letters. Ngayon, pagpapantig na yung ating aaralin. Because this is a continuation doon sa reading remediation program na ginagawa natin before. Okay, so dito sa pag-aano natin, gusto ko muna malaman kung natatandaan pa ba yung mga binasa. Sige nga, titingnan ko. O, Tutor Rachel, kaya mo bang sabayan yung mga bata ngayon na mag-aano? Sige nga, i-guide natin sila para mabasa at mabalikan yung mga inaral na mga pantig noong nakaraang mga sessions natin. Sige nga po, pa-flash po sa screen. Next slide po. Ayan, so tayo ay syempre ay nasa ibida ang pagpapantig. So dito, bago tayo magkaroon na tinatawag natin na exercise o quiz, ang gagawin muna natin, syempre, ay ano, magre-review muna tayo. Alamin muna, ano ba kung natatandaan nyo ba yung mga tinuro ko sa inyo nakaraan. Sige, Tutor Rachel, sasabayan nyo sila. Sige, game. Apo, sige po. At ngayon, sa sandaling ito, ako na si Tala na inyong makakasabay sa pagbabasa. Game po, Tutor Melissa. Ready na po kami. Oh, sige, simulan na natin. Okay. Oh, sige. Sige nga, subukan nating basahin yun na sa itaas na bahagi. O sasabayan na, o ako muna pagkatapos kayo. O pa ang pagbasa natin ay pahiga o pahalang muna. So yung unang nandun sa linya. Okay, ready? Okay, ready? Ma'am Risha, kayo ituro? Eto po. Mama, matuturo naman. Po. Okay, game. Game. Ba? 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 Sige po, Ma'am Rachel. Tutor Rachel. Ba? Next. Ka? Da?
Tutor Felisa? Yes po, anak. So, sige po. Sunod-sunod po. Ga. Sige. Ha. La. Tama po ba? Ma. Na. Oh, waiting na natin mga anak. Tama ba yung pagbabasa ni ano ni Tutor Rachel? Tingnan nga natin kung tama ba yung basa niya. Sige nga, tingnan ko nga. Sino nagsasabing tama yung pagkakabasa ni Tutor Rachel doon sa kanyang binabasa? Sige nga, tama ba? Nasakakatama ba yung kanyang mga binabanggit? Ayan, si Daniel Bacadagahala. Tama. And then si Altea, o sabi nila tama daw yung iyong binabanggit. O sige, yay! Dahil tama, itutuloy pa natin. Sige pa po. Tutuloy ko ang pagbabasa. Sige, Tutor Rachel, ma? Ma? Na? Ayan, na, very good. Sige, ma? Sa? Pa? Opo. Ra? Ta? Wa? Ya? Za? Oh, oh, wait. Sabi ni Tutor Rachel doon, nga. O tama ba na nga ang basa doon? Sige nga, tingnan ko nga. Ayan. O sabi nila tama daw, very good. O sabi ni Hans, tama daw, very good. O yung nga, tama nga. Okay, so tingnan naman natin yung susunod. Yung sa. Sige nga po, sa. Sa. Pa. Sa. Ra. Sa. Sige. Pa. Ra. Sige po. Sa. Wa. Ya. Ayan. Sabi niya, sa. Pa. Ra. Ya. Ya ba yung kasunod nun? Sige nga, tingnan ko nga. Tama ba yung sinabi ni Tutor Rachel? Sa. Pa. Ra. Tapos yung nasa baba naman nun ay ya. O sabi ni Galagier, sa para tawaya daw. O sabi ni Princess Lian, tama daw yun. O sige nga, tingnan ko nga yung iba. Tama ba yung pagkakabigkas ni Tutor Rachel doon sa kanyang binanggit? Sige nga, tingnan ko nga. Ayan. So sabi nila, ayan, may mga nagsasabi-sabi ni Daniel, hindi daw kasi daw ang tamang bigkas daw doon ay rat. Tawa. Very good. Ayan. So, talaga na pinapatunayan natin na kayo ay natuto doon sa ating nakaraan. Sige, Tutor Rachel, tuloy nga natin. Ta. Ta. Wa. Ya. Za. Ayun. Ta. Wa. Ya. Very good. Next po. Za. Ja. Pa. Wow, sunod. Ka. Sa. Va. Kachava. Ayan, so di ba? Ka. Sa. Va. O di ba yung letrang Z, letrang J, letrang F, letrang C, letrang X at letrang V ay mga ano nga yung sabi ko dun sa tinuro ko. Sige, anong tawag doon sa mga letra na iyon? Sila ay mga ano, yung letrang Z, letrang J, letrang F, letrang C, letrang X, at letrang V. So, sige nga, ano kaya ang tawag sa kanila? O, ano nga, tama po ang pagkakabigkas. Very good. Ayun, sabi ni Aliana May Villanueva, yun daw ay mga hiram na letra. Very good sila ka. Ay mga hiram na letra o hiram na mga tipik, di ba? So, tama kayo doon. O, very good yung mga nakatatanda. So, kaya ganun yung kanilang. Bakit sila naging sinabi hiram na letra o hiram na tipik? Kasi, kalimitan, di ba, sa mga salitang Ingles, di ba? Na kung minsan, na ginagamit na rin sa salitang Filipino sila, di ba? So, yun ang kanilang dahilan kung bakit minsan tinatawag sila ng mga hiram na tipik. O, syempre, dahil alam kong alam nyo na yung mga pantig na yan, gagawin natin, meron tayong activity. So, dito, ang gagawin natin, bibigyan natin ng twist, ha? Sige, ayan, click na po natin yung link, Ma'am Briano, Tutor Rachel. So, dito, ang gagawin po natin, mga anak, ayan. Sige, yan na lang, Ma'am Rachel, yan po yung pa-present. Sige po. Ayan, may nag-open na link dyan, ma'am. Okay. So, eto po, ang gagawin natin dito, di ba, yun po yung makikita natin. So, para siyang wheel. Tapos, yung wheel na yon kung saan matatapat o kung anong salita ang matatapat,
yun po ang ating babasahin. O sa mga bata po na nanonood ngayon, kung may kasama kayo, kung kasama nyo sila mama, sila papa, sila ate, sila kuya. Okay, so gagawin natin ay iparinig natin sa kanila kung tama ba yung ating binabanggit o nasambit para malaman natin kung tugma ba doon sa lumabas doon sa ating wheel. Okay, so ready na ba kayo mga anak? So tingnan ko nga kung ready na. Shooter Rachel, ready na po yung wheel natin? Shooter Rachel? Opo. Sige, papresenta po ng wheel natin. Ayan, sige yung wheel. Hinahanap ko pa yung wheel. Ay, hindi niya pa po nakikita. Ayan. Wait lang po. Wala pa po sa akin. Ayan po. Ayan, nakapresent pa din po yung PowerPoint. Ah, siguro, Sir Ken? Opo. Share po natin. Ayan, pasok niyo po sa wheel. Kita na po ang wheel. Ayan, so pa-present screen po yung ano po, yung wheel. Okay na po. Kita na po. Kita na sige po nga ba yung po wheel? Tingnan. Ayan, kasulukan pa lang po siya naglo-loading. Ayan. Ayan, sige, tingnan ko din dito. Ayan, very good. Sige, ma'am, pulse. Ayan. So, dito, unang activity natin. Sige, ma'am, i-eliminate mo muna yan. Drag ko po ulit, ma'am. Sige, ma'am. Unang salita. Ayan, unang. Opo, ayan. Sige po. Drag po natin ulit. Ayan, so unang salita dito tayo sa ibida, ang pagpapantig. Yes po, spin it. Yay! Ayan, ano kaya ang unang salita na mababang matuturo? Ayan, so basahin nga natin. O ano kaya ang basa dito sa unang salita na ito? Sige nga, basahin nga, Tutor Rachel. Ba-ba-la. Ayan, very good. Ayan, sabi ni Han, sabi ni Daniel, sabi ni Kurt, sabi ni Isaiah, ganun si Gabriel, si Alcris, si Princess Jamela, si Erin, sabi nila ay babala. Ang babala, ilang pantig nga po ang babala? Sige nga, bilangin natin. O, pumalakpak tayo ayon sa bigkas ng bawat letter. Sige, Tutor Rachel, ready? Babala? Or ano tayo, papalakpak? Tapos bibilangin natin kung ilan yung palakpak. Ready? Ba? Ba? La. Okay, so ilang palakpak ang ating ginawa? Sige nga po, i-comment nyo nga kung ilang palakpak ang inyong ginawa. Binanggit natin yung salitang babala. Ayan, sabi nila, may nagsasabi dito, ba? Ligkas po natin yung salitang babala. Sige nga, ilan nga po? Tingnan ko nga ang inyong mga sagot. Ayan, very good. So, sabi nila, ang sagot daw ay, ayun, very good, tatlo. Opo, tatlo nga pong pantig ang babala. Very good. Okay, sunod naman natin. Okay, sunod naman natin. Spin natin ulit. Eliminate natin yan, ma'am. Tapos, spin natin ulit. Ayan, next natin na salita. Sunod. Hi. Ayan, ang ruleta. Eto na. Ga? Ayan, very good. Ang dami sumasagot. Tatlo po, tatlo po, tatlo po. Very good. O, sunod naman natin na salita. Ulitin nga, basahin nga. Anong basa nga po? Ga? Ga? Ta. Okay, so very good. Si Tutor Rachel, gata. So yung gata na yon. Sige, ilan nga po ang pantig noon? Sige nga, ipalakpak nga natin kung ilan ang pantig yun. Ipalakpak natin ay sa pagpapantig na bubukas sa ating mga bibig. Okay, so ready. Una, ga, ta. So ilang pantig meron ang gata? Sige, tignan ko nga ang inyong sagot.
Ayun, very good sila Heart. O sabi ni Hans, sabi niya dalawang pantig po ang gata at may dalawang palakpak pa siya. Very good. Ganun din sila Kurt Aiden, saka si Pia Joyce. Very good sila Heart. Very good. Si Annie, ayan sila Joyce yan. Very good. Okay, so merong dalawang pantig ang gata. Very good. Sunod naman natin. Tingnan ko nga. Ayan, next naman natin. Next po natin. Ayan, so tingnan natin kung ano nga ba yung susunod na salita. Ayan, tingnan ko nga. Sabi nila Kurt, nila Judel, nila Pia Joyce, nila Heavenly Heart. Ayan, dalawang pantig daw po ang gata. Ganon din sila Janiel. Very good. Sila Irene, sila Princess Jamela. Very good. Dalawa. Okay, yung susunod naman po natin. Sige nga, tingnan ko nga po. Ano naman po kaya o ilan naman po kayang pantig ang meron doon sa susunod na salita? Sige po, Tutor Rachel, pass pin na po. Pin po ulit. Tutor Rachel. Pass pin na po. Sige ma'am, eliminate na po natin tapos pass pin po. Ba? Ba? Eh! Tutor Rachel. Okay na po. Na-spin na po. Ayan, sige, pa-spin po, ma'am. Ayan, very good. Yung mga nakakasagot. Ayan, in-spin na. Ayan po. Ang naka-spin na po ay ba-ba-e. Babae. Ayan, very good. Ang sunod naman natin na salita ay babae po ang kasunod na salita. At meron po ito tatlong pantig. Ba, ba, e. Tama po ba ako, Tutor Felisa? O, mga bata, habang iniintay natin ang sagot ni Tutor Felisa, ating ipalakpak ang pantig ng salitang babae. Ba, ba, eh. Sino ang nakakasabay sa akin ngayon? Titingnan ko kayo. Sabi ni Alessandra, tatlo daw. Sabi ni Pia Joyce, pinantig ni Pia Joyce, ba, ba, eh. Sabi naman ni Hans Ezekiel, pumalakpak siya ng tatlo. Ang galing niyo naman. O, ngayon naman, habang iniintay natin si Tutor Felisa, laruin natin itong spin the wheel na to. Sasabayan niyo ko, ha? Let's eliminate this one. And let's spin. Let's spin na to, ha? Kaya samahan at intayin niyo ko sa pagbabasa. At ang sunod na salita ay ang salitang pa-ma-na. Ilang pantig kaya meron to? Pa, ma, na. Tulad ng turo sa atin ni Tutor Felisa kanina, ipalakpak natin to. Pa, ma, na. Ayan. Ilan ang pantig ng salitang pamana? Ay, sabi ni Hans Ezekiel, pamana daw yung salita. Ano kaya? Sabi ni Althea May, tatlo po, pamana po. Sabi ni Erin, pamana din. Sabi ni Artemis, pamana. Sabi ni Pia Joyce, pamana. Ayan, so ngayon, ako muna ang makakasama ninyo at ating basahin ang mga susunod, ha? Punta ngayon tayo sa susunod siguro na ituturo ni Tutor Felisa. I-explore natin ang bagay na ito, ha? Nakikita nyo na ulit ang slide ni Tutor Felisa? Mag-comment naman kayo. Opo, sabi nila. Opo, ayan, nakikita nyo na ba yung pinapresent ni Tutor Rachel? Sabi ni Rowena. Opo, sabi ni Daniel Malaluan. Opo, o, basahin natin yung iniwang presentation ni Tutor Felisa. Mamaya ay nandyan yun ulit, ha?
Okay, baka mayroon lang ginagawa. Samahan niyo ko na basahin ang mga salitang ito. Una, ang at. Sabayan niyo nga ako, at. Pangalawa naman, babasahin natin ito mula sa kaliwa pa kanan. Okay. Ang sunod na salita naman ay may. 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 Ang sunod na salita, ang pangatlong salita naman ay mga. Ang husay namang sumagot nung iba sa inyo, sabi ni Erin, nabasa niya na lahat to, may, mga, ang, nang, ay. Ang husay naman ni Erin. Sabi naman ni Al Chris Javier, hello Al Chris, at may mga din. Ang kagaling nyo naman, naunahan nyo pa akong magbasa. At may mga ang nang ay. I-explore pa natin kung ano yung ituturo ni Tutor Felisa. Sabi ni Tutor Felisa, ito daw, ibida ang pagbabaybay. Diba ang ating segment ay bida basa? Ngayon naman, ibibida natin ang ating pagbabaybay na tinuro niya sa atin kanina. Meron pa ngang pagpalakpak na ginawa si Tutor Felisa, di ba? Sabi ni Annie Fernandez, hello, hello po. Ang kanyang nabasa daw kanina ay at may mga ang na. O ngayon naman, simulan natin ito. Pagbabaybay. Ang gagawin ko, magbibigay na lang ako ng salita. Tapos, kayo naman ngayon yung sasagot. Kung kanina, ako yung tinuturoan ni Tutor Felisa, ngayon naman, kayo naman ang mag-comment ng aking sasabihin. Huwag kayong mag-alala, madali lang ang mga sasabihin ko para mapanting ninyo ng maayos. Una, nagbibigay lang ako ng tatlo ha. Una, sa-ma. Paano nyo kaya babaybayin ang sa-ma? Sige nga, titingnan ko ang inyong mga sagot. Paano nyo kaya babaybayin? I-comment ninyo kung ano yung spelling ng sa-ma. Sa-ma. Hindi po, sa-pa. Ang cute nung sagot ng isa, sa-pa daw. Sa-ma. Ayan, may nakita na akong sagot. Sabi ni Jane, sama. Sabi ni Isaiah, sama. Sabi ni Malaluan Daniel, sama. Ang uhusay ninyo, mayroon pa silang nakalagay na dalawang pantig kasama ang binaybay na sama. Pangalawang bilang. Gusto ko naman na ipaybay ninyo ay kama. Kama. Ano kaya ang baybay ng kama? I-comment nyo nga, titingnan ni Tala. Ako si Tala, ang tinuturoan ni Tutor Felisa. Ayan. Yung galing naman ni Princess Jamela at ni Kurt Aiden. Galing din ni Hans, oh, ni Heart. Nag-type sila ng kama. At ilan kaya ang panting nito? Ito ay mayroong dalawang panting. Magbibigay ako ng isa na lang na ating babaybayin. Okay? Medyo hahabaan ko. Ang gusto kong panting ay pamayanan. Pamayanan. Paano mo kaya babaybayin ang salitang yon? Pamayanan. Sige nga, sino kaya ang unang makakapagbaybay ng salitang pamayanan? Ilagay niyo na din ang bilang ng pantig nito. Ang sino kaya ang kauna-unahan ay si Hans Ezekiel. Ang sabi niya, pamayanan. Sabi naman ni Ariana,
pamayanan. Thank you po, Tutor Rama, sa pagsagot. Ang galing naman talaga ng mga batang ito. Ngayon naman, parang ako hindi bata, no? Kayo mga batang katulad ko. Sunod naman po ay ibida ang pagbasa. Ano kaya ang ipapagawa sa atin ni Tutor Felisa? Ibida daw natin ang ating pagbasa. Ang galing din ni ano, oh. Ay, si Rafael pala yung nasagot. Hello, Rafael! Yung anak ni Tutor Roma. Hello, hello, Rafael! Ang galing naman. Ayan. Ano kaya to? Ibida ang pagbasa. Ito ang ating babasahin. Samahan nyo akong basahin ito. Bata at saya. Bata at saya. Ikaw kaya, bata, masaya kaya ngayong araw na ito? Ayan, sabi ni Hans Ezekiel. Okay, parang masaya si Hans Ezekiel. Ayan, sunod naman ay mata at paa. Mata at paa. Sabi naman ni Annie Fernandez, bata at saya nga naman. Hello po, Teacher Rufina. Hello po. Sunod naman, baga at pata. Sawa at baka. Lata at kawa. Mama at papa. Ito minsan yung lagi nating sinasabi. Minsan na lagi pa. Ito yung kalimitan nating sinasabi. Mama, papa. Siguro nung bata kayo, ito rin yung kauna-unahan yung nasabi. Mama at papa. Meron ding tasa at mapa. Ayan. Oo, sabi ni Altea May, mama at papa daw. Sabi naman ni Pina Joyce, baga at pala. Ano naman kaya ang susunod na ipapagawa sa atin ni Tutor Felisa? Eto, kailangan nating basahin. Pahaba na ata ng pahaba ito. Kailangan nating basahin ang pariralang ito. Pagkatapos ipabasa sa atin ni Tutor Felisa ang mga salitang ito, ngayon naman ating basahin ang pariralang ito. Sabayan niyo ako, ha? Huwag niyo akong iiwanan. Ayan. Mata ng palaka. Mata ng palaka. Mata ng palaka. Mata ng palaka. Ayan. Ano kaya yung sunod na salita? Hindi yun palaki. Palaka yun. Ang sunod na salita ay baga ng babae. Baga ng babae. Ayan. O, ang husay nung iba, o. Sila Pia Joy, sila Heavenly. Sabi nga naman nila, mata ng palaka yun. O, meron naman nagsabi dito, sabi ni Al Chris, nakabasa na siya ng tatlong parirala. Mata ng palaka, baga ng babae, saya ng dalaga. Saya, ibig sabihin, yung sinusuot na pambaba ng babae. Baba ng ama. Baba ng ama. Sunod po ay kama ng bata. Sabi naman na susunod ay haba ng parada. At ang kahuli-hulihang parirala ay sanga ng papaya. Ayan, ang gagaling naman ng iba. Hello, Altea. Hello, Pia Joyce. Hello, Manalo Andingel. Ang dami na nilang nabasa at na-i-comment pa, no? Salamat sa inyong panonood. Eto na! Ang haba-pahaba ang pinapabasa sa atin ni Tutor Felisa. Kaya-kaya natin itong basahin? Basahin nga natin ang mga pangungusap. Unang pangungusap. Ano kaya ang unang pangungusap? Ang dalaga ay nakatawa. Ang dalaga ay
nakatawa. Ito ang unang pangungusap. At itinype din at hinomit din ni Aliana, ni Heart, ni Heavenly, ni Angie, at ni I-Rob. I-Ross. Ayan. Sabi din ni Pia Joyce, ayan din ang kanyang tinype. Ano kaya ang pangalawa? Ang parade ay masaya? Siguro nag-typo error si Tutor Felisa. Dapat dito, kanina di ba meron tayong binasa, parada. Siguro parada nga ito. Ang parada ay masaya. Sino na kaya sa inyo ang nakasama sa parada? Pangatlo. Ayan. O, tama si Heart. O, diba sabi ni Heart, ang parada daw yun. O, sabi din ni Ani, ang parada daw yun. O, diba? Pare-parehas kami ng sinabi na parada yun. Kasi meron tayong binasang salita kanina. Pangatlo naman ay ang baraha ay nawala. Ang baraha ay nawala. Ang baraha ay nawala. Hmm. Sino kaya ang nakabasa nun? At nakapag-comment nun? Sino kaya ang kauna-unahang nakabasa din nun? Sabi ni Aliana, ako po, tutor! Ayan. Ang baraha ay nawala. Sabi din ni Pia Joyce Agliflor. Sunod naman, ang baka ay nakawala. At ang panlima ay ang bata ay nadapa. Ang bata ay nadapa. Ano naman kaya ang kahuli ang papagawa sa atin ni Tutor Felisa? Kwento, bida, basa. Pagkatapos natin sigurong basahin ang mga salita, ang mga parirala, at ang pangungusap, ay pagsasama-samahin ito ni Tutor Felisa at magiging isang kwento. Excited na ba kayo at tayo ay makakabasa na ng maikling kwento sa umagang ito? Sabi ni Altea, ni Alcris, ang bata ay nadapa yan. So, alam ko na gusto nyo na ding magbasa. Salamat sa pa-heart ni Maribel. Heart-heart din kita. Ayan, sabi ng mga bata, sabi nila Altea, nila Aliana, opo, 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 okay, handa na daw. At ating simulan ang kwento, Bida Basa. Ito na ang papabasa sa atin ni Tutor Felisa. Ang parada. Ang parada. Ang parada. O, diba sabi ko sa inyo kanina, parada yon. Halina't basahin natin to. Parada na. Parada na. Ang mga bata ay masaya. May mga babae at mga lalaki sa parada. Aba! Aba! Mahaba ang parada. Tara na ada. Tara na ana. Sama na sa parada. Ito ang kwento pinabasa sa atin ni Tutor Felisa. Medyo bilisan natin ang pagbabasa. Baka sabihin ni Tutor Felisa, parang robot. Ayan, ang parada. Parada na. Parada na. Ang mga bata ay masaya. May mga babae at mga lalaki sa parada. Aba! Mahaba ang parada. Tara na, ada. Tara na, ana. Sama na sa parada. Ayan, ito ang tanong ko sa inyo. Ito, magtatanong ako sa inyo. Patungkol saan itong
ating binasa. Sino kaya ang unang makakasagot? Kung binasa niyo din, ano kaya, patungkol saan kaya ang ating binasa? Sabi ni I. Ross, parada na, parada na. Oh, di ba? Tinay pa niya. Ang galing ah. Sabi ni Heavenly Heart, ang parada. Ang sabi ni Sophia, ang parada. Ang sabi ni Galagier, ang parada. At tama ang inyong mga kasagutan. Ang binasa nga natin ay patungkol sa parada. Ano naman kaya ang mga kasarian ng mga bata dito? Ano-ano kaya? Siyempre, mayroong babae at mga lalaki. Eh, sino naman kaya yung niyakag? Sino kaya yung niyakag? I-type nyo nga, sino yung niyakag dito sa kwentong ito? Sino kaya ang unang makakasagot? Sino kaya ang niyakag doon sa parada? Tama kayo. Tama yung mga sinasabi ninyo, ha? Ayan, ang dami pang like na binigay ni Maribel. Maraming salamat po. Sabi ni Pia Joyce, si Ana. Sabi ni Heart Eduarte, sina Ana at Ada. Ang galing! Ana at Ada. Sabi naman ni Althea May, si Ana. Sabi ni Pia Joyce, Ada at Ana. Ang huhusay naman ng mga batang ito, nabasa talaga din ang pinapabasa sa atin ni Tutor Felisa. Oh, ngayon naman, ano kaya ang susunod na papagawa ni Tutor Felisa? Bida sa pagsasanay. Bida sa pagsasanay. Siguro ito yung sinasabi ni Tutor Felisa na itatype natin kung ano yung sasabihin niya. Pero, dahil wala si Tutor Felisa, ako ang magbibigay sa inyo ng pagsasanay. Katulad ng ginawa natin kanina sa pagbabaybay, ay i-comment ninyo kung ano ang aking sasabihin. Maaari itong salita, maaari itong parirala, o maaari itong pangungusap. Handa na ba kayo? At alam ko na kayang-kaya nyo ito. At kung nandito si Tutor Felisa, matutuwa yun sa inyo. Ito na ang unang salita na dapat ninyong i-comment o ibaybay. Ito yung pagsasanay. Unang salita ay ako ay may lobo. Ay, salita ba yun? Parang pahungusap na yun, di ba? O sige nga, kung sino kaya yung may kaya? Ako ay may lobo. Ako ay may lobo. Ayan, ang husay talaga. Dapat sineshare nyo to sa mga batang hindi pa nakakabasa para maging mahusay din sila na katulad ninyo. Magsimula muna tayo sa salita. Ang salita ay basa. 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 Sunod na salita naman ay ba-ba. Ba-ba. Ayan. Ang husay naman talaga. At kayo ay nagko-comment ng nagko-comment at hindi nyo ako iniiwanan. O, ayan. Ang husay ni Hans at ni Princess at ni Althea at ni Pia Joyce. Ayan. At ni Malaluan Daniel. At ni Galagier. Ni Princess. Ang bilis mag-type. Baba, basa. Ay, di ba? Dami na nilang na-type. Ayan. Sabi din ni Heart, hindi nagpapahuli si Heart. Basa, basa, baba. Sabi ni Annie Fernandez. O, ngayon naman. Ang papaya. Ang
papaya. Ang papaya. Salamat naman, Gallagher, sa iyong palike. Ang papaya. Ayan. Ang galing naman ni Pia Joy. Sabi niya, na-type niya, ang papaya. Oo. Habi din ni Heart, ang papaya. Ang gagaling naman talaga. Eto na, ang kahuli-hulihan na gusto kong i-type ninyo. Ang papaya ay masarap. Ang papaya ay masarap. Ang papaya ay masarap. Ano kaya ang paano kaya ninyo i-comment ang pangungusap na iyon? Ang papaya ay masarap. Ang galing ni Hans, ang galing ni Annie, ang galing ni Heart at sila ay nakapag-type na ng ang papaya ay masarap. Ayan, sabi din ni Heart, ni Arvin, ni Malaluan Daniel. Sabi ni Princess Jamela, ang papaya ay masarap. Ang sabi din ni Gabriel Alan Escobido, hello, hello. Ang papaya ay masarap. Okay. Sa susunod na linggo po ay huwag nyo kaming iiwanan si Tutor Felisa. Babawi kami sa inyo. Sigurado ako na babawi din sa inyo si Tutor Felisa. At magagawa namin ng maayos ang aming pagagawa pa sa inyo. Maraming salamat sa inyo, mga bata. Dapat ay makita-kita muli tayo sa Bida Basa. Pero bago yon ay atin muna aralin ulit yung kanta. Sabi ni Tutor Felisa, dapat daw sa susunod na linggo ay makasabay na daw kayo sa kanta. Oh, magiging si Tala muna ako ha. At mamaya ay magiging si Tutor Rachel na ako. Ating balikan yung pinapakanta sa atin kanina ni Tutor Felisa. Gagawin ni Tala ang kanyang buong makakaya para siya ay makakanta ng maayos. Ayan, halimbawa ako si Tala. Paano ko kaya kakantahin ito? Iba't ibang version? Handa na. Halimbawa ako si Tala. Dito sa Bida Basa, kayo ay makababasa. Dito sa Bida Basa, kayo ay makababasa. Halina't samahan kami sa pagpapantig. Halina't samahan kami sa pagbabasa. Ayon ang version ni Tala nitong awiting ito. At sabi ni Tutor Felisa, sana daw sa susunod na linggo ay makasabay kayo sa pag-awit nitong aming awitin. Maraming salamat po sa pagpalakpak ninyo. Maraming salamat po sa pagsubaybay. At ngayon, version naman ni Tutor Rachel ang inyong maririnig. Siguro mas magaling si Tala kay Tutor Rachel, no? Ayan, gagawin ni Tutor Rachel ang kanyang makakaya para siya ay makaawit ng bonggang-bongga. Ready? Inaabang ako dito sa gagawin ko, actually. Version ni Tutor Rachel. Dito sa Bida Basa, kayo ay makababasa. Dito sa Bida Basa, kayo ay makababasa. Halina't samahan kami. Ayan, sa pagpapantig. Halina't samahan kami sa pagbabasa. Parang mas magaling si Tala kay Tutor Rachel, ah. Ayan, maraming salamat po muli sa inyo. Maraming salamat, Hans Ezekiel. Maraming salamat, Eloisa. Maraming salamat, Jersey, Sophia, Hans Ezekiel. At sa susunod na linggo,
kung meron kayong kapatid, meron kayong pamangkin, meron kayong kapitbahay, o meron kayong mga kakilala na hindi pa marunong bumasa, ay sabihin nyo sa kanila na manood nitong ating Literary Summer Camp na Bida Basa kasama kami ni Tutor Felisa. Maraming maraming salamat sa inyo at patuloy natin itutuloy ang pagkatuto ng mga bata na katulad ninyo. Maraming maraming salamat sa inyo hanggang sa susunod na Miyerkules o Wednesday. Paalam! Cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to be compassionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS EdTech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad.